Welcome to my channel, guys. So, dito na naman tayo ngayon. So, ngayon, guys, so yung gagawin natin ngayon. So, alam nyo na kung ano yung gagawin natin ngayon. So, ngayon, guys, alam nyo na ba? So, wala pa. Let's do this, guys. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe, guys, para updated ka sa channel ko, guys. So, yung content ko lang naman ngayon is nagtataka ako kung ba't ganun yung videos na yon. Yung dinadownload nga nila, dinadownload ko kanina nga kasi gagawin ko ng reaction, guys. Kasi nakapagtataka talaga, guys, kung si Jessica po, sumo Jessica so ba talaga yung gumagawa ng videos na yon. Kaya tignan natin, guys, kasi nakakatawa talaga yung videos na yon, guys. Super, kung makita niyo yung videos niyo, punta kayo sa Creative Commons, makikita sa niyo Jessica Soho, i-search nyo, tapos punta kayo sa Creative Commons, makikita nyo yon, i-subscribe nyo yung videos nyo. Grabe, believe talaga ako sa gumagawa nun. Dalawang videos, hindi siya nakapirate, hindi na dinidelete. Malaki, at nasa mga 13 point ata yung viewers dun. So, guys, tignan din, guys. So, magsimula na tayo, guys. So, let's do that. Balik harap o doble kara? Parang literal na nangyari sa isang batang nakunan ng litrato. Kuya, picturean mo muna ako. Ha? O sige, picturean kita. Ang masayang picture-taking ng magkapatid na Amiel at Zed na uwi sa katatakutan. Sa kanila kasing pagpipicture-picture, may nang photobomb? Sa litrato, nakasimangot ang bata pero mapapansin na ang kanyang reflection sa salamin imbes na nakatalikod, nakaharap at ang reflection nakangiti at tila nakatitig pa sa kanya. Sino ang misteryosong bata sa salamin? Taong 2012, nung lumipat sa bahay na ito sa Pembo, Makati, ang pamilya... Opo, bagong lipat lang po kami dyan. Nung unang tumira kami sa bahay na yan, mayroon na kasi akong nararamdaman dyan eh. Yung nararamdaman ko talaga dyan sa salamin. Tapos sinabihan ko sila ni Mama, ayaw naman nilang maniwala. Ang totoo po kasi unang nakaramdam, ako po yan eh. At yung nakababata kong kapatid, nagpapakuha siya sa akin ng picture. Ayun, pinicturan ko siya. Ang kinilabutan ko lang, dahil ang nakuhang picture sa aking kapatid, siya ay nakaharap sa aking kamera. Pero ang kanyang reflex sa salamin ay nakaharap sa kanya. Tapos, yung salamin na yan, lagi kong tinitignan yan kung anong ba ang nangyari dyan. Bakit parang kinikilabutan ako kapag nakikita ko yung salamin na yan. Kambal na salamin, isinabit ni Maricar sa kanilang sala at kwarto. Maya't maya na rin daw may nahuhulog na gamit sa kanilang kwarto. Saka doon po sa kwarto namin, meron po nang nalaglag na damit. Yung pinagtataka ko lang po, bakit sa dami-dami ng damit na malaglag, bakit yung bra panty pa yung nalaglag? Bakit ba yun? Napag-isip po ako, ano ba klaseng multo yan? Bakla ba yan? At kahit nga dun sa salamin ng pinsan ko, nagpaparamdam pa rin sa akin yung kakaiba sa loob ng salamin. Kasi nung pumunta ako sa bahay ng pinsan ko, parang naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Parang hindi kakaiba, parang kinikilabot ako, nanginginig ako. Inaliwala ko na lang po yun, baka kasi na mga emotional ko lang po. Nagkataon na tumingin ako sa salamin ng pinsan ko dahil magpapagwapo sana. Kahit dun sa salamin, sa bahay ng pinsan ko, nagpapahintag pa rin sa akin. Tapos bigla na lang po nalaglag yung 10 piso ko. At nung kinuha ko, parang lang meron akong kakaibang naramdaman. Sa kapag tayo ko, mas nakakatakot din po yun, nagpapakita mismo sa harap ko. Yung talagang mukha ko talaga. At tinignan ko po siya ng tinignan. Baka kasi na mamalik mata lang ako. At doon bigla po akong natakot at nagpanik. Nagsisigaw po ako habang tumatakbo. Kasi takot na takot ako nun. Bagong lipat lang
lang po kami, pero merong buong istorya dyan po sa kanunuan namin. Hindi ko lang alam po yun kung anong taon na ba yun. Hindi, mga 1997 yun. Oo, mga 1997. Tinirahan dyan. Tinirahan natin. Bale, kay Lolo yan eh. Pinamana kay Papa yung bahay. Oo nga, sabi sa akin. Bago lumipat dyan. Di ba yung mga panahon na kinukwento sa atin na malilipat tayo ng lola natin, ng lolo, na may malaking punong kahoy, dyan sila nagpapahinga. Mga veterano pa nun. Mga veterano sila, veteran sila eh. Yung mga tiyempo pa ng panahon pa ng mga Kastila. Siguro nga. Kaya siguro, Yung sigurong naging dahilan kung bakit natin kakaibang naramdaman dyan sa bahay na yan, parang hindi ko kasi mapaluwanag eh. Kasi minsan, kahit nagugas ka ng plato, kahit di mo sinasin, nalalaglag yung mga sandok, mga kutsara, no? Yun na naman sila! Ipaparamdam! Pasok ako sa kwarto, parang meron akong kakaibang maramdaman. Parang nasa mga pelikula na kapag dumaan ka, parang merong tumatayo na white lady o ano ba yan? Tapos pag kumakas sa kusina, iba na yung pakiramdam. Tayo na yung mabalahibo mo, para ka. Kapag ganun nga... May malamig na umahawak sa'yo. Ang laki ng puno nun. Doon siya nagpapahinga. Malamang talaga, mayroon talaga yan mga kababalaghan. May pag tumatayo na yung balahibo mo, yan ang ibig sabihin eh. Kinabitan din ang aming team ng CCTV ang bahay... Alas 7 ng gabi, umalis si Narico at ang kanyang kapatid para mangisda. Pagdating ng pasado alas 10 ng gabi, isang tila kulay puti ang biglang naaninag sa CCTV. Yun na guys. So yun na, naglagay diba? Naglagay yung lalaki ng ano, yung isabihin pa ng kamera. So yung linagay nila, yung ilaw, hindi yung kamera talaga. So unti-unti nating malalaman talaga. Tsaka yung nakalagay na kamera doon, ang pinakamatindi dito guys, kasi yung kamera na, yung paglagay ng kamera, di ba, may nakikita kayo na may kamera naka-footage doon sa bahay na yon. Yung naka-footage doon sa bahay na yon, isang videos yon, hindi pa rin yon yung videos na inano nila. So ibig sabihin, dalawang videos na ini-edit nila. Wow, grabe, galing talaga ng editor na to. Believe ako sa'yo, salot ako. So hindi naman nagbabas eh, pero mas... Umano lang ako eh, kasi nagulat na lang ako sa mga ano na to eh. Believe talaga ako, tsaka yung nag-ano, yung ano, nakikita ko na eh, napanood ko na yung ano. napanood ko na yung ano eh. napanood ko na yung videos na yon na naka-footage, tapos parang may dumaan. Yung multo na nakikita nyo na parang ginaganon. Peak yun, hindi totoo yun. Pero may multo talaga nung nakikita yun. Kasi yung may-ari doon na ini-infection yung bahay nga, linalagyan ng camera. Kitang-kita ko talaga yun, napanood ko yun kasi updated sa ako ni Ma'am Jessica eh. Updated ko. So alam ko yung mga videos na yun na inano. So ibig sabihin pala yung ini-edit nila, dalawang videos, hindi lang isa. So buti hindi kayo nakapirate, no? So tuloy tayo guys. So ituloy natin yung kanang content nila. Bigla na lang daw may kinakawayan. Pero hindi na raw bago kay Maricar ang mga nararamdamang kababalaghan. Hindi naman na po bago sa akin yung mga engkanto, yung mga maligno. Kasi nung minsan nilagnat po ako, nagpatawas na po ako sa isang albularyo. Tapos yun po yung nakita nila na lumabas sa tawas kasi naka... Buhos daw po ako na mainit na tubig sa isang lupa na hindi ko naman po inaakalang ganun po yung mangyayari. Ayan na! Oh, ayun na! Oh, isang babae! Yun na nga! Yun ang nagpaparamdam sa amin ng pinsan ko! Oh, ito yun ang ulo! Ito yung kamay at damit! Sabi ko na nga, may nagpaparamdam dito eh! Pinaimbestigahan ni na Maricar ang pangyayaring iyon! Dito po. Sinilip ang kwarto ng pamilya.
dito po. Naghugas siya po dito ng pinggan sa gilid namin. Saka doon, nagpapakita po siya dyan. Yung inyong pad, mabibindisyon tayo. Oo, oh, bindisyon. Kunin nyo yung mga bata-bata nyo. Kunin nyo. Kunin nyo. Anak! Sige. Nasaan ka man? Magparandam ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu, Santo. Umalis ka sa bahay na to. Ganyan din. Kung? Sa tubig. Kung may kailangan ka, magparandam ka o magsabi para malaman namin kung ano ang iyong gusto. Nakakatawa marahil ang ganitong mga insidente, pero para sa mga biktimang katulad niya, seryosong usapan ito. Siguro, ano ba siguro ang galit nila? Ano bang galit ng kung may kailangan ba sila o meron ba silang paghihigante? Ano bang naging dahilan kung ano yung naging kasalanan? Kung ano yung gusto nilang iparating sa akin, paramdam na siguro, malapit tayo sa eksperto. Paalam natin siguro. Kung pa... Siguro dahil tayo ay mga magagwapo, siguro baka ingit lang o baka nagpapakita. No? O kaya gusto magpahawak sa atin. Pahawak sa atin. Inang po. So yun nga guys. Dahil daw na ano guys. Dahil daw mga gwapo sila, kaya humahawak daw yung multo nila. Nakapalabiro naman to si kuya. So yun na nga guys. Dahil daw mga pugi daw sila guys. So ngayon daw, inano daw sila. Kaya hinawakan sila ng multo. Pero nung last, scripted lang pala yung videos, hindi totoo. Gulat na gulat po naman ako. Paniwala pa naman ako sa videos na yun. Kasi busis na ni Jessica Soe eh. Pero yung dalawa pala yung nag-i-edit. Yung akala siguro yung isa to siguro na pinsan niya. Siguro yun talaga siguro yung nag-i-edit. Ito kasi seryoso eh. Tapos yung naglagay doon ng ano, naglagay sila doon ng camera. Yung ginawa nila, yung ano, ilaw. So, grabe talaga. Tapos yung ginamit nila, takuri talaga. Tapos na may infection sa, nakakaano naman yung nag-i-infection ng bahay nila eh. So yun na guys, thank you for watching guys. So nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin guys. Don't forget to subscribe para updating kasi sa channel. Goodbye, good luck guys.